Alam po, ako ang gumawa nito eh. Kaya nga nung nagsisil ako ng karahan, naniniwala ako na ang inggit, ibig sabihin kapatid, mahal mo ang pamilya mo. Kasi naiinggit ka sa mga nagtagumpay kasi gusto mo rin yung anak mo magkaroon ng magandang kinabukasan. Tama wala eh? Naiinggit ka kasi nararamdaman mo yung magandang buhay na binibigay sa pamilya nung kapitbahay mo, nung kakilala mo na maayos ang buhay, deep inside, naiinggit ka. Kasi hindi ka selfish. Kasi gusto mo rin bigyan ng magandang kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Tama po ba? Kaya ang inggit ay hindi masama. That inggit turns to inspiration. Be inspired sa mga katulad namin na pwedeng mabago ang buhay mula sa walang wala. Sabi nga ni Manny Pacquiao, from nothing into something. Tama po ba? Totoo yan. Ayan na po testimony. Ang mga pinsang ko na yan. Lalo po si Annalie. Kakilala po niya. Alam niya yan na sa kanya pa ako nangungutang dati. Sa kanya pa ako nanghihiram dati. Kasi dati po mayaman yan. Yan. Yan, mga pinsang ko po na alam nila kung gaano kahirap ang buhay ko ng maliliit ang anak ko, no? Ito po, that in get terms of admiration, ma-admire natin yung mga nagtagumpay, huwag natin silang pagsalitaan ng hindi maganda, bagkus hangaan natin sila, bakit nila narating yung narating nila. Ibig sabihin, walang one click, nagdaan sila sa matinding hirap, pagod, minamaliit, tinatawanan, pero they go, tumuloy sila, hindi sila nagpahatak sa mga negative sa paligid nila. Itinuloy nila, kaya naman, dapat ma-admire natin sila. That in get turn to appreciation. Appreciate nila natin sila. Kasi ibig sabihin, hindi sila bumitaw sa pangarap nila. Tama ko ba? Kaya ikaw na naka-umig ngayon. After ng pag-usap ang nagsasalita dito sa inyong harapan, sa akin lang, kung ano ka ngayon, yan ka magiging bukas. Kung ano ka kahapon, ito ka ngayon. Yan, ikaw ngayon yan. Kung ano ka ngayon na napakinggan mo to, ikaw naman to magiging bukas. Kasi kapatid, hindi hard selling on verse wide. Hindi madali. Hindi talaga madali gawin to. No. Pagod, puyat, gutom. Kaya lang, kung nag-abroad din ako, same. May pagod, may dami kong kaibigan na nasa abroad. Kapag ka sila nag-fail, bumabalik sa akin, nag-first vital class. Kaya ikaw na nakaupo dyan, sabi ko sa inyo, walang masamang mainggit. Tama? Kaya akin po, lagi ko sinasabi, nagpapakilala ako, ako nga po pala, Reselda Gono Cruz, ang dakilang inggitera, pero ngayon, millionaire sa first vital class. Hello! Hi! Power po ba? Yes! Maganda po ba ang inyong napakinggan? Yes! Okay. Naiinggit na po ba kayo? Ayun! Yorn! Yun na sinasabi ko, yung inggit na sinasabi ko sa inyo, yan yung makakatulong para lalo ninyong pag-igyan sa puso at isipan ninyo nung kaya nung nagsasalita sa harapan na napakaganda, na napaka-sexy. Wala po akong gagawin mula ngayon. Aaralin ko rin ang First Vita Plus. Malay mo, ngayong September na hindi ko naman ine-expect na nasa inyong harapan ako. Pero na-inspire kita. Ikaw mismo sa sarili mo, kaya ko rin ang ginagawa niya. Kapatid, hindi po ako magaling dati magsalita, ha? Naniniwala po kayo? Nag-start po ako, inara lang, storytelling lang. Laging sinasabi ni Mang Doyi, bakit yung nag-art selling? Kwento yun lang kung ano nangyari sa buhay ninyo. Everyday po, paulit-ulit lang yung kwento ng buhay ko. May makikinig, may hindi. Somebody will join, somebody will not. So what? Next. Tama po, ang pamantayan ko sa buhay ko, ikikwento ko kahit pagtawanan niyo ako, as long na hindi ako nanloloko ng tao. Tama? As long na gusto ko makatulong sa produkto at kitaan. Naintindihan po, maraming negative. Pero lagi ko iniisip ang maganda kaysa sa pangit. Nasundan po? O, sumusugal ako at ibinibigay ko yung oras ko. Kapag po maganda naging resulta ng Cebu, pwede ko pong istayhan ng Cebu para sa grupong ito. Meron po kang tumatay, no? So ngayon, tapos na po ako. Na-inspire po ba kayo? Yes! Pag hindi po, nasa sa inyo na po yun. Basta sa akin, mamimigay po ako ngayon ng papremyo. Gusto na kayo ngayon? Grabe, papremyo talaga. Okay, sige nga po. Pakibigay nga po sa akin kung sino'y nakikinig. Bibigyan ko ng sabon. Magkano daw mong joy? 100?